Pagka-money magnet, narito na naman tayo para sa isang pampaswerteng hatid na ang gagamitin nating mga sangkap sa ating ritual ay oregano at asin. Siyempre, gagamitin tayo ng papel na susulatan natin ng mga nais nating mangyari sa ating mga buhay. At gagawa tayo ng isang ritual na makakatulong sa iyo upang makaahon ka sa kahirapan. Gusto mo bang makaahon sa kahirapan? Ituturo ko sa inyo kung paano. Kaya't kung hindi pa kayo nakasubscribe, mag-subscribe, i-like at i-share ang video ito. At huwag maglilipat ng channel. Stay tuned mga ka-money magnet! Narito na naman tayo para sa pangpaswerteng hatid. Ang gagawin natin ngayon sa araw na to ay isang proseso para ikaw ay makaahon sa kahirapan. Maraming mga tao ang gusto makaahon sa kahirapan. Marami sa kanila ay talaga namang baon sa utang at ni walang dumadating na kaperahan. Ngunit nang ginawa nila ang ritual na to gamit lamang ang oregano at asin, unti-unting nabago ang kanilang buhay. Nagkaroon sila ng maraming blessing na nagpabago at nakaahon sila sa kanilang mga kahirapan. Simple lamang ang proseso na ating ritual na gagawin sa ngayon. Gagamit lamang tayo ng oregano. Alam naman natin kung gaano kaswerte ang oregano. Kaya nga kapag nagtanim ka nito sa bakuran mo, tiyak ang flow ng mga swerte sa buhay mo. Sunod-sunod na blessing, sunod-sunod na swerte. At syempre, para magkaroon ka ng maraming pera at makaahon rin, lagyan natin ng partner ang oregano. Gagamit lamang tayo ng kapartner niyong asin. Ang asin ay alam naman natin kung gaano din kaswerte. Ito ay nagtataboy ng mga negatibong enerhiya sa ating mga kapaligiran. Kaya tayo bumabagal sa pag-asenso dahil na rin nabablock ang mga swerteng dapat sa atin at dapat na makukuha natin. Bakit nabablock? Dahil ang buhay natin at ang bahay natin ay punong-puno ng mga negatibong enerhiya. Ang mga negatibong enerhiya na yan ang sumasakop sa ating katawan at sumasanib sa ating mga kabahayan, kung kaya't mapapansin nyo, napakabagal na pag-asenso. Napakabagal na pag-ulad. Ngunit sa gagawin nating ritual ngayon, gamit ang oregano at asin, sunod-sunod ang pag-asenso at pagbabago ng ating buhay. Sapagkat ang mga sangkap na yan ay talaga namang marami nang nakapagpatunay na nabago ang kanilang buhay dahil ginawa nila ang ritual na to. Kaya't kung gusto nyo ring mangyari sa inyo at mabago rin ang buhay nyo, simulan mo nang gawin ang ritual. Basta tatandaan mo lamang na kapag gagawin mo ang ritual na to, gawin mo po ito tuwing Tuesday o di naman kaya Friday. Sapagkat ang mga araw na yan ang pinakamabisang gumawa ng ritual. Napakaswerte ng araw na Tuesday at Friday. Siyempre, kung gagawin mo rin lang ang ritual na to, gawin mo to tuwing umaga sa ganap na alas 6 hanggang alas 8 ng umaga. Papasikat pa lang ang araw. Para sa na ganoon, pagsibol ng araw, tapos mo nang gawin ang iyong ritual at ito ay masisikatan ng araw. At huwag mo rin kakalimutan na tumapat ka sa silangan kung saan sumisikat ang araw. Sapagkat habang sumisikat ang araw at nasisikatan ng araw ang ritual na ginawa natin, lalo tayong siswertihin. At lalo magiging kapakipakanabang at epektibo ang ritual na ginagawa natin. Kaya tandaan, tatapat sa silangan para mas maging epektibo ang ritual na ating ginagawa. At syempre, huwag mo rin kakalimutang maging positibo sapagkat ang mga taong positibo na nag-iisip ng positibong bagay sa buhay niya, mga positibo rin ang mangyayari sa kanyang buhay. Kaya't huwag na huwag kang mag-iisip ng mga bagay na negatibo upang hindi ito ang mangyari sa buhay mo. Sapagkat ang mga negatibong bagay ay alisin mo nang maalis din ang kamalasan sa buhay mo. Ang ipasok mo lang sa buhay mo at isipan mo ay mga positibong bagay upang ikaw ay matugumpay at ma-attract mo ang mga positibong bagay na mangyari sa iyong buhay upang ikaw ay magtagumpay. Kaya kapag ginawa mo pa to at ginawa mo ang ritual na to, tiyak ang pag-asenso at pag-unlad mo sa buhay. Unti-unting darami ang blessing sa buhay mo at ikagugulat mo ang lahat nito sapagkat magtatagumpay ka at lahat ng paghihirap na dati na dadanas mo
ay mawawala at mababago. Kaya't ano pang inaantay natin? Simulan na natin gawin ang ating ritual. Gagawin mo lamang ay kumuha ka ng isang malinis na papel at ballpen. Pagkatapos, isulat mo sa isang malinis na papel ang mga bagay na ninanais mo sa buhay. Katulad ng yayaman ako, makakabayad ako sa buhay, sa utang, makakaawon sa kahirapan at magkakaroon ng magandang buhay. Kung yan ang mga bagay na ninanais mong mangyari sa iyong buhay, isulat mo ang lahat ng yan sa papel. Isulat mo kahit ilan. Kung ilan ang nais mo, walang problema. Basta't isulat mo ang lahat ng mga ninanais mo sa buhay at mga bagay na gusto mong mangyari sa hinaharap para nang sa ganun ito ay iyong maisakatuparan. Pagkatapos, kumuha ka ng isang dahon ng oregano. Pag nakakuha ka na ng isang dahon ng oregano, ay ilalagay mo to sa papel na pinagsulatan mo ng iyong mga nais sa buhay. At ilagay mo lamang to sa harapan ng papel. Pagkatapos ay kumuha ka ngayon ng asin. Kinakailangan ang asin na kukuhain mo ay konti lang kasi isang dahon lang naman ng oregano ang gagamitin natin na nasa papel. So ang gagamitin naman nating asin ay kukuha ka lang ng 3 kurot ng asin at ilalagay mo sa ibabaw ng oregano. Uulitin ko, susulatan mo ang papel ng mga nais mo, ilalagay sa ibabaw ng papel ang oregano, 1 piraso lamang, at ang 1 piraso ng oregano na yan ay lalagyan mo ng 3 kurot ng asin. Pagkatapos, habang nakaharap at nakatitig ka sa papel na may nakasulat na nais mo at may nakapatong na oregano at 3 kurot ng asin, magdasal ka ng 1 Ama Namin at 1 Sumasampalataya ako. Pagkatapos mong dasalin yon, sundin mo naman o isunod mo ang mga intentions o mga nais mong mangyari sa iyong buhay. Lahat ng mga nais mo habang nakatitig ka sa oregano na may asin. Isipin mo halimbawa na isulat mo sa papel, yayaman ako. Isipin mo ang sarili mo na mayaman at maraming perang hawak. Isipin mo yon habang ikaw ay nagsasambit sa oregano na yayaman ka. Makakabayad ako sa pagkakautang ko. Habang sinasambit mo yan, ay isipin mo ang sarili mo na nagbabayad ka ng iyong mga pagkakautang. Makakaawon ako sa kahirapan. Habang sinulat mo yan at sinambit mo yan, isipin mo naman ngayon na nagbabayad ka sa iyong mga pagkakautang. Lahat ng sinulat mo sa papel at intention na sinasambit mo ay isipin at ipasok mo rin sa iyong isipan para tayong nagmamagnet at ina-attract natin ang mga bagay na mangyari sa ating buhay. Pagkatapos mong sabitin ang lahat ng intention mo at isipin ang lahat nito, ay tupiin mo na ang papel. Ngunit, huwag mong aalisin ang oregano na may asin doon. Sabay mo rin yon sa pagtupi. Pagtupi mo ng papel, andoon pa rin yung oregano. Itupi mo lang siya na kasinglakay kung gaano kalaki yung oregano na lalagay mo. Kung 4 na tupi ay kaya, 4 na tupi. Kung 6 na tupi ay kaya, 6 na tupi. Basta't kung gaano kalaki yung oregano, isabay mo ang pagtupi ng papel. Ibig sabihin, habang tinutupi mo yung papel na sinulatan mo ng intentions at mga nais mo, andoon sa loob yung oregano at asin. At pagkatapos mong itong itupi, kumuha ka na ngayon ng green pouch. Yung green pouch na yan ay sumisimbolo sa pera, sapagkat ang kulay green ay simbolo nito ay pera. Kung kaya't kapag nilagay mo ang papel na sinulatan mo ng intentions na may oregano at asin at inilagay mo pa ito sa green pouch, tiyak na ang lahat ng nakasulat nun ay matutupad, mangyayari at magaganap sa iyong buhay. Sapagkat ang lahat ng siniwalat mo at isinulat mo sa papel ay naisakatuparan. Bakit? Dahil may pampaswerte kang inilagay na tulad ng oregano at meron kang pampatanggal ng negatibong enerhiya tulad ng asin at inilagay pa natin ito sa green pouch na sumisimbolo ng pera. Kung kaya't ito ay magbibigay at magdadala sa iyo ng maraming pera. Ang green pouch na yan ay maaari mong ilagay sa loob ng iyong bag. Kung saan ka man magtungo, daladala mo rin ang green pouch na yan nang sa ganun, daladala mo rin ang swerte. Kahit saan ka magtungo, ay mapapasayo ang swerte. At yan nga mga ka-money magnet, ang mga bagay na magdudulot sa atin ng swerte. Basta tatandaan mo lamang na lagi mong sasamahan ng panalangin, pagkilos at ritual.
Ang tatlong kombinasyon na yan, pag pinagsama-sama mo, lalo tayong magtatagumpay. Maraming salamat mga ka-Money Magnet. Kung hindi pa kayo nakasubscribe, mag-subscribe, i-like at i-share ang videong ito. Thank you very much!